Bago matapos ang Oktubre ngayong taon, nagluksa ang sektor ng kalusugan sa pagpanaw ng isa sa mga haligi nito na si dating Health Secretary at Senador Juan Flavier. Bagamat nakilala dahil sa kakulangan sa tangkad, malaki ang naiambag niya lalo na sa aspeto ng pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan sa mga mamamayan. Sariwain ang makulay na buhay at karera ng tinaguriang Mr. Let's Do It sa aking report. Let's Do It! Ito ang maikling linyang naghatid ng malaking pagbabago sa sektor ng kalusugan sa bansa na pinauso ng isa sa mga pinakarespetadong opisyal ng pamahalaan, si dating Health Secretary at Senador Juan Flavier. Taong 1960 nang magtapos si Flavier ng kursong medisina sa University of the Philippines, Manila. 1969 naman nang matapos niya ang kanyang Master's in Public Health degree sa Johns Hopkins University sa Amerika. Bago pa man siya pumasok sa politika, ambisyon na niya ang pag-aabot ng serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na pook at bayan sa bansa. Dahil dito, naglingkod siya bilang Doctor to the Barrio sa Nueva Ecija at Cavite sa loob ng 2 dekada. Kasabay nito, pinamunuan niya ang Philippine Reconstruction Movement noong 1967 hanggang 1978 at ang International Institute of Rural Reconstruction mula 1978 hanggang 1992. Taong 1992 nang umupong kalihim ng DOH si Flavier sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Bagamat nakilala dahil sa kakulangan sa tangkad, gahigante naman ang kanyang mga programang pangkalusugan para sa mga mamamayan. Sa panahon ni Flavier, inilunsad ng DOH ang iba't ibang programa tulad ng Oplan Alis Disease, Contra Cholera, Stop TB, Araw ng Sangka Pinoy at Doctor to the Barrios. Sa kanyang pamunuan rin inilunsad ang kauna-unahang programa ng pamahalaan laban sa pagkalat ng HIV, ang pinaigting na kampanya ukol sa family planning at ang pamamahagi ng mga kondom na minsang naging kontrobersyal kasunod ng pambabatikos mula sa simbahang Katoliko. Nagtapos ang paglilingkod ni Flavier sa DOH noong 1995. Kasunod nito, isa siya sa mga kandidatong namayagpag sa puso ng mga botante sa eleksyon sa pagkasenador sa parehong taon. Nasundan nito ng isa pang termino noong 2001. Sa loob ng mga panahong ito, naging may akda siya ng ilan sa mga mahalagang batas tulad ng Traditional Medicine Law, Clean Air Act, Dangerous Drugs Act of 2002, Philippine Nursing Act of 2002 at ang Tobacco Regulation Act. Isa si Flavier sa mga patunay na ang pagiging lingkod bayan ay hindi kasangkapan upang magpayaman. Nakilala ang dating mambabatas bilang pinakamahirap na senador base sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. 2 araw bago ang undas ngayong taon, pumanaw si Flavier na isa sa mga itinuturing na haligi ng sektor ng kalusugan sa bansa sa edad na 79 dahil sa komplikasyong dulot ng pneumonia. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bench Bondo.